Kabayan, alam mo ba na ang daming hiring ngayon dito sa Canada? So bakit hindi mo subukan, kabayan, ang bagong opportunity? Maghanap ka ng trabaho dito para sa future ng family mo. Malay mo, balang araw ay magiging citizens ka dito sa Canada. Welcome back po, kabayan. This is Dads from Dads and Food CB, na isa pong OFW based po dito sa Sudbury, Ontario, Canada. At kung bago ka pa lang sa ating channel, kabayan, kasi naghahanap ka ng opportunity, naghahanap ka ng trabaho, naghahanap ka ng mga hiring dito po sa Canada, well, you are in the right place, you are in the right channel, kabayan. Kasi tuturuan ko po kayo, napakadali lang po paano makita yung mga hiring, mga employer, yung mga legit na mga agencies dyan sa Pilipinas para makaiwas po tayo sa scam, kabayan. Okay, for your information, kabayan, ako po isang OFW, 17 years po ako sa Dubai. Okay? Pero Canada pa rin ang aking final destination. Well, since nandito na ako, ay taos-puso po akong tutulong sa inyo. Bibigyan ko po kayo ng tips, kabayan, kung paano po makahanap ng trabaho dito sa Canada. Sa simpleng paraan lang po, sa ating mobile phone ay maaari tayong mag-browse, mag-apply, maghanap ng mga agency, kabayan. Okay, paano ba maghanap? Okay, sa Google search ay type nyo lang po, kabayan, ang dmw.gov.ph. Sa baba, i-click nyo lang po, kabayan, ang approved job order. Okay? At i-scroll down nyo lang sa baba, meron pong note, kabayan, dapat basahin po natin. Okay? Ayon sa note, the list was called from the Licensed Recruitment Agency active job orders for the past 2 years and are the remaining job orders after deducting the numbers of workers whose document were already submitted to PUEA or DMW for processing. The job orders are considered active unless canceled by employer or recruitment agency. However, we cannot guarantee the job vacancy is still open because the recruitment agency may at present already have processed or accepted the qualified applicants for the position. Okay? Ang importante, kabayan, ay dapat ma-identify natin yung mga trabaho na active pa, ano? At important message na halagay, verify with the agency if the job order is still active. Paano ba natin malaman may agency? Dito natin malaman, kabayan. Okay, sa bandang baba, may nakalagay dyan sa search, ilalagay natin yung Canada. Since papunta po tayo at naghahanap tayo ng trabaho dito po sa Canada. Okay, search natin. Ayan. At kaganito, kabayan, sa website nito, nandito dito po nakalagay yung updates every 2 hours. O, diba? So, talagang maasahan natin, talagang masasabi natin, madetermine natin na updated po ang listahan dito. Ngayon, paano natin malaman kung kaano karami ang hiring dito sa Canada? Since nandito na tayo, i-scroll down natin pababa yung page na yan. Okay? Ayan. Scroll down natin. O, diba? Sa last page, nakalagay po, sa pinakabandang baba, approved job orders, total records is 1,375, kabayan, na position na hinahire ng mga employer dito sa Canada. Ang dami, di ba? So, bakit hindi mo subukan? Malay mo, yung position mo ay isa sa mga hinahanap na employer dito sa Canada. So, balik tayo. Return to the top. Ayan. Ayan. Scroll down natin. Halimbawa, kagaya po dito, ano bang hiring dito sa Canada? Meron pong position, worker daily. Okay, ang agency po, principal, ang agency po ay First Dynamic Personnel. Ang principal, ang nag-hire ay per node or incorporated. Okay, so punta tayo sa page 2. Titignan natin. Ayan. Okay. At dito naman nakalagay, worker foundry. Siguro ano to? Siguro sa ano to? Construction. Ganun pa rin. First Dynamic Personal Resource Incorporated.
ito yung legit na kabayan agency dyan sa Pilipinas. Search nyo itong agency na ito, First Dynamic Personal Resource Agency Services Incorporated. Search nyo po sa Google o kaya sa kanilang FB page. Okay? So, ayan, ang daming mga hiring kabayan. Okay, subukan natin sa ibang page naman. Scroll down lang natin pababa, okay? O, yan. Dito kabayan, sa pinakabandang baba, titignan mo lang. Dito may mga arrow, okay? Kung gaano karami, kung ilang pages ito kabayan, okay? Ayan, naglo-load na siya. Umabot siya kabayan sa 28 pages. Yan yung mga position na hiring dito sa kanila. O, diba? Ang dami, no? So, bakit hindi mo subukan, kabayan, maghanap ng mga opportunity dito sa Canada? So, scroll down na natin. Scroll mo, slide mo. Siya, paganyan, pakaliwa. At subukan natin ang page number 5. Okay? Tapos, click mo yung may nalagay, return to tap, para umakyat siya. Ayan. At dito natin makita, kabayan, yung mga hiring. Naku po, welder. Woo, swerte naman. Welder position, yan ang position niya. Agency, First Dynamic pa rin. Personal Resources Incorporated. Ang kanyang employer, group, medyo French ito ha. Bibu, ang hirap basahin. French po yan. So, ang kailangan nila ay isang welder. At saka, meron din sa kabila, welder pa rin. Tatlo ang kailangan. Ang employer ay Plisetec employer. Okay, di ba? Ang dami kabayan, mga welder. Welder assembly. Okay? Workers, construction. Siguro mga labor ito, ano? First Dynamic pa rin. Grabe ang First Dynamic. Hataw sa pag-hire. O ngayon, ito naman. Job site, Canada. Position, supervisor, food. Yung mga dyan, sa mga food and beverages, okay? Supervisor, naghahanap sila, agency, 2,000 mile placement agency, incorporated, ang employer, Glenn Dairies, okay? Wow, isang posisyon ang hinahanap, meron ding food attendant. Okay, ang dami kabayan, so scroll down natin, hanap, punta naman tayo sa ibang page, subukan natin sa... since nandito tayo sa 5, subukan natin sa 7. Ayan. Nag-loading siya. Tapos, return to the top. Scroll down pababa. Welder pa rin kabayan. Welder slash assembler. Napakaswerte ng mga welder. Ano? Kasi isa ito kabayan sa mga trades job dito sa Canada na ang laki na sinasahod. Minimum ang sahod nito na sa $35 pataas. Yan ang aking pagkakalam. Malaking pera kabayan, malaki ang sahod. Ang agency, Chartreuse Prime Recruitment Specialist Incorporated. Correct me if I'm wrong, ha? Chartreuse Prime. Medyo mahirap basahin, ano? So, ang employer is SBR Canada Incorporated. Naghahanap sila ng naghahanap sila ng isa. Tapos, meron din painter at assembler. Ang daming hiring. Farmer, tractor. Okay. Ang agency, ganoon din. Chartreuse Prime. I-check nyo po sa kanilang website at FB page kabayan. Masinis. Ayan. Rubber, vulcanization technician. So, ganoon din. Chartreuse Prime. Recruitment Specialist Incorporated. Ayan. Ang dami kabayan. Meron pang attendant, housekeeping, caregiver. Ang agency naman is Cleopatra International Placement Agency. Ang employer po ay Gerard Bruno. So dito nyo po kabayan makikita ang mga legit na agency dyan sa Pilipinas. Tandaan nyo po, wala pong placement dito sa Canada. Okay? Siguro ang gagastusin nyo lang kung suswertehin kayo ay inyong mga yung mga documents, pag-gather ng mga documents at yung medical. Yan lang ang gagastusin nyo kabayan. O di ba? Grabe talaga ang daming hiring dito sa Canada.
So sana kabayan, nakatulong sa inyo ang munting video na ito. At kung meron ka pang mga katanungan kabayan, ay paki-comment lang sa ating comment section. This is Dads from Dads Info TV. Ako'y magpapaalam po mula po dito sa Sudbury, Ontario, Canada. See you soon. Shukran.